Kadalasan po ang mga tao nagrereklamo kumisan tungkol sa Diyos, laban sa Diyos. Pero ang kakaiba, pagka ang Diyos na ang may reklamo tungkol sa tao. It is the usual case that people complain to God, sometimes even complain about God. But the unusual situation is when God complains about His people. At ito po ang makikita natin sa Malakay. Malakay records such unusual charges that God had against His people. Ang ating pong pag-aaral ngayon, at dapat nating siyasatin ang ating sarili kung ito ay reklamo ng Diyos sa atin man sa panahon na ito, pinamagatan natin God's 7 complaints, ang 7 reklamo ng Diyos laban sa kanyang mga anak. Salamat Panginoon sa kalayaan ng aming pagsamba. Salamat po sa pagkilos ng inyong Espiritu sa aming puso. Salamat Panginoon sapagkat anumang panahon, maaari kaming tumawag sa inyo, maaari kaming manahimik at pakinggan ng inyong salita. Mangusap nga po kayong may kapangyarihan. At nawa Panginoon, ang kaliwanagan niyo ang siyang maging ilaw naming lahat. Palayain niyo kami mula sa aming mga kamangmangan, mula sa aming mga kadiliman, at nawa yung liwanag niyo maging gabay ng buhay namin. Panginoon, nais naming marinig ang iyong tinig lamang. So teach us, Lord, to discern, teach us to understand, and teach us to recognize your voice from the other voices that try to compete for our attention. We pray, Lord, that you're going to speak powerfully, that your words will be our food, and that you will correct our ways. Turuan niyo po kami. Humihingi kami ng proteksyon niyo mula sa gawa ng masasamang tao at masasamang espiritu sa aming kalagitnaan. Hinihingi din namin ng proteksyon niyo para sa lahat ng mahal namin sa buhay na hindi namin kasama ngayon. At nawa kung mapapano niyo kami, Panginoon, ipinag-aadya sa masama, ganun din ang gawin niyo sa lahat ng aming mga minamahal. Nawa, Panginoon, maghari kayo sa aming puso. Sit on your throne of power and dispense blessings to your people. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, maliliit at malalaki, naaalala man namin o hindi. Cleanse us, Father. Make us whole. And may your words be our food today. In the name of your Son, Jesus, we pray with thanksgiving. Amen. God's 7 complaints. What are God's 7 complaints about His people? That of course we can find in the book of Malakay. God complains that His people belittle His love. Minamaliit ang pag-ibig ng Diyos sa tao ng mga taong tumatanggap araw-araw ng pag-ibig na ito. That His people despise and question God's love. Malakay 1:1-2, an oracle, the word of the Lord to Israel through Malakay. I have loved you, says the Lord, but you ask, how have you loved us? Meron pong to lang sinabing, how do I love thee? Let me count the ways. At ito ang nagsasabi, yung umiibig. At ang tao naman, dapat ang sabihin natin sa Diyos, how do you love us? Let us count the ways. Inireklamo ng Diyos sa mga tao na hindi pinapahalagahan ng tao ang kanyang pag-ibig, minamaliit pa at tinatanong, paano niyo naman kami iniibig na parang hindi iniibig ng Diyos ang tao? There's another complaint that God had against His people, that His people give Him substandard offerings. Isang malaking reklamo ng Diyos laban sa kanyang mga anak, binibigyan siya ng mga walang kakwenta-kwentang mga handog. Malakay 1:6-10. A son honors his father, and a servant his master. If I am a father, where is the honor due me? If I am a master, where is the respect due me? Says the Lord Almighty. You place defiled food on my altar. When you bring blind animals to sacrifice, is that not wrong? When you sacrifice crippled or diseased animals, is that not wrong? Try offering them to your governor. Would he be pleased with you? Would he accept you? Says the Lord Almighty. With such offerings from your hands, will he accept you? Says the Lord Almighty. I am not pleased with you, says the Lord Almighty. I will accept no offering from your hands. Ito po ang isang reklamo ng Panginoon, ang pangalawang reklamo sa 7 na pag-uusapan natin ngayon. Sabi niya, binibigyan niyo ako ng mga handog na walang kakwenta-kwenta. Sapagkat iniutos po at inaasahan ng Diyos na mga handog sa kanyang mga hayop na sinusunog sa kanyang altar, yun lamang pinakamahuhusay. Pinipili yung mga panganay na lalaking hayop,
pinipili yung mga walang defekto, walang kapansanan, pinakamalinis, pinakamalusog, at yon ang iniaalay sa Panginoon. Subalit, maraming mga anak ng Diyos at mga mamamayan ng Israel, dinadaya nila ang paghahandog. Pinipili nila yung may kapansanan, yung mga ahayop na lumpo, mga bulag, mga hindi malulusog, at yun ang dinadala nila na panghandog. Sabi ng Panginoon, kung ang mga taong gobernador nyo lang nga, pag nireregaluhan nyo yung best, sa palagay nyo ba, tatanggapin ng gobernador nyo yan, kahit tao lang siya, kung ang ganyan ang mga ibinibigay nyo, ako pa, na Diyos nyo, lumikha sa inyo at nagmamahal sa inyo, so, hindi ko tatanggapin ang mga inihahandog nyo yan. At alam nyo po, pagka hindi tinanggap ng Panginoon ang handog ng tao, sinong lugi? Ang tao. Kasi ang tao ay naghahandog lang sa Panginoon para yung kanyang handog ay maging multiplier ng blessing ng Diyos na ibabalik sa kanya. Kung ang Panginoon ay magbibigay sa iyo ng blessing, yung ibibigay mo sa kanya, kung 3 yun, yung ibibigay niya sa iyo na 1, magiging times 3 kasi yung ibinigay mo ang pang-multiply ng ibibigay niya. Bibigyan ka ng Panginoon ng blessing na 1, 10 ang ibinigay mo, naging times 10 ang balik sa iyo. Bibigyan mo ang Panginoon ng 70, yung 1 niya magiging times 70, 70 ang balik sa iyo. Kung bibigyan mo siya ng 1 lang, times 1, 1 pa rin ang balik sa iyo. Bibigyan mo siya ng 0 times 1, magiging 0. Kaya gustong-gusto ng Panginoon ang binibigay natin sa kanyang handog ay yung best, kasi multiplier yun na gagamitin niya sa blessing na ibabalik. Hindi dahil interesado siya na makuha yung ganang sa atin. Sabi niya, kung anong binibigay niyo sa akin, yan ang gagamitin kong pamparami sa ibabalik ko sa inyo. Kaya ang tao ay nalulugi pag hindi siya tinanggapan ng Diyos ng offering. And what else was the other complaint related to this by God? That people were giving offerings to God but with complaints. Naghahandog nga yung mga tao pero marami namang reklamo. Malakay 1:13-14, and you say, what a burden. And you sniff at it contemptuously, says the Lord Almighty. Cursed is the cheat who has an acceptable male in his flock and vows to give it, but then sacrifices a blemished animal to the Lord. For I am a great king, says the Lord Almighty, and my name is to be feared among the nations. Sabi niya, sumpain ang mga nagbibigay ng walang kakwenta-kwenta samantalang kaya nila magbigay ng mas may kwenta pa. Sabi niya, cursed is the cheat who has an acceptable meal in his flock and vows to give it, then changes his mind and replaces it with an inferior animal. Sabi niya, ano palagay niyo sa akin? Nakikipaglaro ako sa inyo? Gagawa kayo ng pangako? Gagawa kayo ng isang panata? Gagawa kayo ng isang commitment? Gagawa kayo ng isang pledge? Pagkatapos maya-maya, manghihinayang kayo, hindi nyo tutuparin? Sasabihin nyo, sige, tutulong ako sa ganyan, magbibigay ako ng ganun, tapos biglang aatras kayo dahil umandar ang pagiging makasarili, umandar ang pagiging sakim. Pati ang Diyos ay gustong lamangan, sabi niya, sumpain kayo. Sabi niya, I am a great king, what do you think of me? Basta-basta. Pagkatapos ang ibibigay niya sa akin, basta-basta lamang. Don't you know that my name is to be feared among the nations? Tapos sabi niya, tumutulong nga kayo, nagbibigay nga kayo, tapos reklamo kayo ng reklamo. Nadidinig ng Diyos. Alam niyo po, pati mga taga-Israel, nung reklamo ng reklamo, nung ginawa ng Panginoon, pinadalhan niya ng mga ahas para tuklawin sila at mamatay sila sa desyerto. Pag kami nabasa po natin ang Bible, may isang ugali ang tao na obviously ayaw na ayaw ng Diyos, at yun yung reklamador. Reklamo ng reklamo ng reklamo. Bagamat kasalanan na mangalunya, bagamat kasalanan na magnakaw, bagamat kasalanan na mandaya, pero yung mga mandaraya, mga tax collector, mga women caught in adultery, mga prostitutes, napaka banayad ng pagtrato ng Panginoon sa kanila. Sinasabi lang, magbago ka na, huwag ka nang babalik sa kasalanan. Pero ang mga salita niya laban doon sa mga number one, mga hypocrites, naglilinis-linis na kay Romy pala at mga self-righteous, at yung mga salita niya dito sa mga reklamador, yan ang pinakamabibigat at pinakamahahapding salita ng Diyos sa binitawan laban sa tao. Kaya nagre-reklamo. Tumutulong nga, nagre-reklamo naman. Nagbibigay nga, nagre-reklamo naman. Sabi ng Diyos, ano palagay nyo? Natutuwa ako sa ganyan? You say, what a burden. Nahihirapan ka pala, huwag mong gawin. Kailangan yung ugali natin, lalong-lalo sa pagbibigay at pag-aalay sa Panginoon, ay lagi nating inaayos.
Another complaint that God had against his people was that his people failed to honor him with excellent service. Malachi 2, verses 1 to 9. And now this admonition is for you, O priests. If you do not listen, and if you do not set your heart to honor my name, says the Lord Almighty, I will send a curse upon you, and I will curse your blessings. Yes, I have already cursed them, because you have not set your heart to honor me. Because of you, I will rebuke your descendants. Nakita niyo po yung mga tao na hindi matapat maglingkod, samantalang dapat ay naglilingkod ng tapat? Sabi ng Panginoon, nako, susumpain ko, pati ang mga blessing na naibigay ko na sa iyo, ay sinumpa ko na nga eh, sabi niya. At pati mga kaapu-apuhan mo, madadamay, I will rebuke them because of you. I will spread on your faces the offal from your festival sacrifices, and you will be carried off with it. Napakabigat na salita. Alam niyo po yung mga offal, yan yung mga lamang loob, mga reject, maruruming laman ng hayop na tinatanggal, hindi tinatanggap, na sunugin sa altar ng Diyos. Maging susunugin na lang, hindi katanggap-tanggap. Sabi ng Panginoon, yung mga lamang loob na pinandidirihan ninyo, na inaalis ninyo sa hayop at ni hindi ko tinatanggap sa aking templo, ni hindi pwedeng sunugin, ipagpapahirang ko sa mga pagmumukha ninyo yan, sabi ng Diyos. I will spread on your faces the offal from your festival sacrifices. Anong magiging resulta? Pati kayo dudumi, pati kayo hindi nakatanggap-tanggap, and you will be carried off with it, sabi sa verse. At pati kayo'y madadala sa pagtatapon nito dahil nadamay na kayo. Ipagkukulapulang ko sa pagmamukha ninyo yung mga pinandidirihan nyo na yan, sapagkat sa totoo lang ay kadiri-diri din kayo. Ito ang indirect message na sinasabi ng Panginoon. And you will know that I have sent you this admonition so that my covenant with Levi may continue, says the Lord Almighty. My covenant was with him, a covenant of life and peace. And I gave them to him. This called for reverence, and he revered me and stood in awe of my name. True instruction was in his mouth, and nothing false was found on his lips. He walked with me in peace and uprightness, and turned many from sin. Nakita niyo po ang Panginoon, bagamat meron siyang mga reklamo dito, hindi natin sasabing, napaka-reklamador lang na Diyos, sapagkat marunong siyang pumuri kung may dapat purihin. At pinuri niya si Levi. Sabi niya, kayo mga naglilingkod sa Diyos, kayo may mga offices, may mga ministry, mga tagapagmana lang kayo ni Levi, ang usapan ko at ang aking pangako'y sa kanya originally, at kayo dapat na nagtutuloy nito. Hindi niyo ba naaalala na siya'y napakamatuwid? Ang katotohanan ay lumalabas sa kanyang mga labi, at mapayapa ang kanyang pakikipag-ugnayan sa akin, siya'y matuwid, at higit sa lahat, marami siyang inilayo sa kasalanan. Dahil sa kanyang ministry, maraming makasalanan ang nagbagong loob, nagbalik loob sa Diyos. Maraming mahihina ang lumakas, maraming mga marurumi ang luminis. Sabi, ito ang gusto kong ginagawa ninyo. Kung hindi nyo ito ginagawa, kalimutan nyo na lang na may usapan tayo. Ang blessing na ibinibigay ko sa inyo, gagawin kong sumpa. Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa holy priesthood, sa holy ministries of His people, that He will not let any generation to mess with it and to just treat it without any serious intentions. Verse 7, for the lips of a priest ought to preserve knowledge, and from his mouth men ought to seek instruction, because he is the messenger of the Lord Almighty. But you have turned from the way, and by teaching you have caused many to stumble. Nabaligtad ang ginagawa ng mga leaders, ng mga ministers, naliligaw ng landasan tinuturuan nila. Para ngayon ding mga panahon natin. Dati hindi mana ng palataya nung dapuan nila, naging Christian daw, pero naging self-righteous. Galit sa ibang mga Kristiyano, wala nang ibang tama kundi sila na lamang, nakikipag-away, nakikipag-debate, mabuti pa nung araw na hindi nagbubukas ang Biblia at hindi mapagmataas at hindi mayabang. Pero sabi, yan ang ginawa ninyo sa kanila, iniligaw nyo sila ng landas. You have violated the covenant with Levi, says the Lord Almighty. So I have caused you to be despised and humiliated before all the people, because you have not followed my ways, but have shown partiality in matters of the law. Partiality in matters of the law. Playing favorites.
Ayaw ng Panginoon na ang mga lingkod niya mayroong favoritism. Na pagka ikaw yung pastor, pagka ikaw yung choir leader, pagka ikaw yung Sunday school principal, pagka ikaw yung leader na isang committee, eh puro nandun na lahat ang mga paborito mo, mga kamag-anak mo, at para kayong isang mafia na kayo'y namamayagpag. Kinakalimutan mo na meron ka mga ibang leader na dapat i-develop, may mga ibang taong maaaring malayo sa'yo, hindi mo kakilala, pero dapat din silang palaguin sapagkat inilagay sila ng Diyos sa ilalim ng iyong kandili. Napakadalas na mga pinagkakatiwalaan ng ministry ay sila ang mga bantay sa lakay. Nagiging unfair sa ibang tao at sobrang ibinibigay na pabor sa mga malalapit sa kanila. This is hated by God. Ano pa po ang reklamo ng Diyos laban sa kanyang mga anak? That His people commit marital abuses. Especially the men. That His people commit marital infidelity. Nagtataksil sa kanikanyang mga asawa. Lalong-lalo na ang mga kalalakihan. Malakay 2:13-16. Another thing you do, you flood the Lord's altar with tears. Paiyak-iyak pa kayo. You weep and wail because He no longer pays attention to your offerings or accepts them with pleasure from your hands. You ask, why? It is because the Lord is acting as the witness between you and the wife of your youth because you have broken faith with her, though she is your partner, the wife of your marriage covenant. Sabi niya, kahit anong iyak ang gawin ninyo, kahit anong daing ang gawin ninyo, hindi kayo pinakikinggan. Bakit? Itinatanong niyo pa kung bakit nagmamaangmaangan pa kayo, pinagtataksilan niyo ang inyong mga asawa. At anong palagay niyo sa Diyos? Bulag? Siya ang saksi ng kayo ikasal? At hanggang ngayon, siya ay saksi sa inyong pagtataksil. Alam niyo po yung ikinakasal, may lalaki, may babae, tapos may religious leader o mayroong authority, person of authority. Because that person of authority represents God. Kung siya'y huwes, representing the government, representing the authority of God. Kung siya'y kapitan ng barko, representing the authority of God. Kung siya'y imam, o pastor, o ministro, o pare, representing the order of things. Kasi kahit ang mga religious organizations po ang nagbibigay talaga ng lisensya ng pagkakasala yung gobyerno. Because marriage is a legal contract also. While it is also, nonetheless, a spiritual covenant. Kaya pag pumirma ang lalaki sa kasal, at pumirma ang babae, at pumirma ang religious leader o authority doon, representing God, tatlo ang kasama sa usapan sa kasal. Ang lalaki, ang babae, at ang authority representing God. Kung yung lalaki man ay sumaway sa usapan at tumalikod sa usapang ito, kung yung babae man ay magtaksil sa usapan, o magkasundo ang dalawang ito na pagtaksilan ang usapan, God doesn't change His mind. And as far as God is concerned, hoy, kasal pa rin kayo. Sabihin mo pang lalaki lang yung nagtaksil o babae lang ang nagtaksil o nagkasundo ang dalawa na magtaksil, pagtaksilan nila yung institusyon ng matrimonyo, ang pagtataksalan nila ang Diyos na kasama sa usapan. Sabi, bakit nung ikasal kayo, kasama ako sa usapan, ngayon naghihiwalay kayo, kayo na lang. Sabi niya, you have broken faith with her, though she is your partner, the wife of your marriage covenant. Has not the Lord made them one? In flesh and spirit, they are His. And why one? Niya, bakit kailangan kayong exclusive to each other? Because God was seeking godly offspring. Yun ang hinahanap ng Diyos. Isang makadiyos na anak na bunga ng pagmamahalan ng mag-asawa. So guard yourself in your spirit and do not break faith with the wife of your youth. Kabilin-bilinan sa mga kalalakihan. Huwag kang sisira sa usapan diyan sa wife of your youth. I hate divorce, says the Lord God of Israel. I hate a man's covering himself with violence as well as with his garment, says the Lord Almighty. So guard yourself in your spirit and do not break faith. Ang pinakalilinaw-linaw po dito, do not break faith with your spouse. Kahit pumapayag pa yung isa, sige na nga, pagtaksilan mo na ako, basta akin ang sustento. Sige na nga.
Kahit pumayag siya ang Diyos, hindi pa rin pumapayag at kasali siya sa usapan. Sabi niya, marami kayong mga dinadalangin, hindi natatanggap ang sagot. Marami kayong ibinibigay na hindi ko rin tinatanggap dahil nandidiri ako. Dahil hindi niyo inaayos ang samahan ninyong mag-asawa. Sabi ng Panginoon, isa niyang malaking reklamo laban sa kanyang bayan, maraming mag-asawa, hindi matapat sa isa't isa. Sabi niya, kahit mangangalgal kayo dyan, lumuha man kayo ng bato, huwag niyong asahan na meron kayong mapapala mula sa akin. Ayusin niyo muna ang inyong mga buhay. Another complaint of God about His people is that His people complain about God. Sabi ng Diyos, alam niyo kung anong reklamo ko sa inyo? Na sa kabila ng lahat, nagre-reklamo pa rin kayo laban sa akin. Malachi 2:17, "You have wearied the Lord with your words." "How have we wearied Him?" you ask. "By saying, 'All who do evil are good in the eyes of the Lord, and He is pleased with them,' or 'Where is the God of justice?'" In other words, God complains that His people behave and talk as if God was not just. Sabi niya, pinapagod niyo ako. Pagod na pagod ako makinig sa inyong mga salita. At sabi ng mga tao, alin naman po sa mga sinasabi namin ang nakakapagod sa inyo? Yung pagre-reklamo niyo na binebless ko ang masasama, kakampi ako ng masasama, na hindi ako matuwid at hindi ako makatarungan. Alam na alam niyong makatarungan ako. Kayo mga tao pong mahilig magreklamo tungkol sa justice ng Diyos. Bakit ako nagseserve, hindi pa ako nabibigyan ng premyo? Eh di hindi pala just ang Diyos. Bakit ako nagpapaka-Diyos? Bakit kung kailan pa ako na-born again at saka pa ako nagkandamalas-malas? Bakit kung kailan ako nag-Bible study at saka pa ako nagkasakit? Lahat yan ay pagsasabing hindi makatarungan ng Diyos. Sabi ng Diyos, masakit sa tenga ko mga sinasabi niyo. Kung kayo mga nagkakasakit, kung kayo mga naghihirap, kung may mga nangyayari sa inyo, ba't hindi nyo muna buklatin ang lahat ng bitukan ninyo at nang malaman ninyo na kayo talaga ang may kagagawan niyan? Bakit sa akin nyo ibinibintang? Bakit pati pagkalugi nyo sa negosyo, ibibintang nyo sa Diyos? Bakit pati yung nasunog nyo ang tindahan, ibibintang nyo sa Diyos? Kung may nagsindi ng posporo at may isang may club, di magkakasunog nga. Because that's the law of nature. Pagkatapos, combustible lang mga materials nyo doon at wala kayong fire extinguisher, wala kayong fire drill, tapos pag nasulog kayo, Diyos ang sisisihin nyo. Ibinibigay naman sa inyo lahat ng karunungan para ito yung inyong maiwasan. Akala nung iba, tatalo na lang sila lang sa bangin at sasaluhin sila ng Diyos. Ganyan din ang ginawa ni Satanas kay Lord. Sabi niya, ba't hindi ka tumalon, hindi ba? Sasaluhin ka ng mga anghel. Sabi naman ni Lord, ba't naman ako tatalon? Kung masasaluhin ako, kailangan practical. Marami mga tao, maririnig mo yan, nagre-reklamo tungkol sa Diyos. Yan ang sinasabi niya, ang sakit-sakit sa tenga ko ng mga naririnig ko sa inyong mga salita, baka akala nyo. Another complaint of God about His people is that His people rob Him. Ninanakawan siya ng mga tao. People steal from God. Malachi 3:7-12. "Return to me, and I will return to you," says the Lord Almighty. But you ask, "How are we to return?" Nakita niyo ba kanina pa sa Malachi 1 pa lang, panay ang pagmamaang-maangan ng mga tao, "How do we offend you? What did we say?" Puro ganon. So, "Oh, how do we return? Will a man rob God? Yet, you rob me." But you ask, "How do we rob you?" Ito na naman yung mga pagmamaang-maangan. Paano naman po namin kayo ninanakawan? "In tithes and offerings, you are under a curse, the whole nation of you, because you are robbing me. Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that you will not have room enough for it. I will prevent pests from devouring your crops, and the vines in your fields will not cast their fruit, says the Lord Almighty. Then all the nations will call you blessed, for yours will be a delightful land,
says the Lord Almighty. So sabi ng Diyos, ito pang reklamo ko sa inyo. Ka-Diyos-Diyos ko na ito, pati ba naman ako, ninanakawan niyo pa? Mga tao naman, paano naman po namin kayo ninanakawan? Eh, Diyos nga kayo. Aba, hindi kayo kompletong mag-tithes at offering, sabi ng Diyos. Dinadayan niyo ang inyong mga offering, dinadayan niyo mga tithes. Tatanong-tanong pa kayo, gross ba o net? Para kung gano'n niyo kusundayain ng BIR, gusto niyo gayain ng Diyos. Tapos mag-o-offering kayo, mga barya-barya. Sabi ng ganun. Tuwing dadaan na lamang ang offering plate, para kayo nagmamaang-maangan, bigla kayong pupunta sa banyo, bigla kayong mahihilo, pipikit kayo. Parang lagi na lang kayo nagugulat as if it's a surprise, a regular part naman niya ng program. Tapos hindi kayo faithful. Sabi niyo, Lord, binibilang niyo ba? At anong palagay niyo? Hindi kayo matapat. You are not surrendering the tithe. You are not giving enough offerings. Ninanakawan niyo ako. Sabi ni Lord, kaya may sumpa sa inyo. Ba't hindi niyo subukang manumbalik sa akin at babalik din ako sa inyo? Sabi ng Diyos, maging matapat kayo. Bring the full tithes into my house so that there may be food in my house. Para umandar ang aking mga gawain at maging masagana ang aking mga gawain. Huwag niyong dayaan at huwag niyong dayain. Kailangan ninyo itong gawing matapat, sabi ng Panginoon. At bilang ganti, sabi ng Diyos, kahit pa nga akong unang nagbigay, nagtatight pa lang kayo, papalitan ko uli para wala akong utang sa inyo. Hindi ko papayagan na salakayin ang mga salot ang inyong mga tanim. Hahawakan ko ang mga prutas ng inyong mga halamanan na hindi sila malalaglag na buko pa lang, na binilang nyo na ang daming buko tas hindi pala natuloy dahil nalaglag, umulan lang, nalaglag ng lahat. Sabing ganon, babakuran ko ang inyong mga negosyo, ipagtatanggol ko sa mga kalugihan, ipagtatanggol ko sa mga salot, at kayo ay magpapasasa sa napakarami kong ibibigay na pagpapala na pati mga tao sa paligid nyo mapapansing sobra naman kayong blessed. Sasabihin naman mga tao, eh kapos na kapos nga po kami, paano pa kami magtatight? Eh kaya nga kayo kapos! Kasi hindi kayo nagiging matapat. Ba't hindi nyo unahing maging matapat para masubukan nyo ako? Kaya sabi ni Lord, test me in this. Ba't di nyo ako subukan? Sabi niya, return to me and I will return to you. So sinong mauunang gumawa ng tama? Yung tao. Return to me, sabi ng Diyos, and I will return to you. Give your tithes and your offerings completely and I will bless you. Bakit kailangan taong mauna? Kasi siyang naunang gumawa ng mali, eh, siyang dapat gumawa ng tama. Siyang sumira ng usapan, siyang dapat magtuwid. Nagtataka ko mga kapatid, dito sa turo na ito, nandidilat na matkailinaw-linaw, hindi mo kailangan ng napakaraming karunungan para unawain. Ang tao, pinagpipilitan pa rin paikot-ikutin ito ng ending, hindi pa rin siya nagbigay. Basta yun ang ending dapat. Kung ano-anong technicality, kung ano-anong mga pangatwiran, hinamo na nga ng Diyos, sabi niya, test me in this. So, God was saying, you are cursed. Kahit anong gawin niyo, hindi aasenso. Kahit anong gawin niyo, hindi kayo makakaawon sa hirap kasi ninanakawan niyo ako. Another complaint that God had, and the final complaint we will discuss today, is that His people slander God. Nagsasalita sila ng mga makapanirampuri laban sa Diyos. Masasakit na salita laban sa Diyos. Malakay 3:13-15. You have said harsh things against me, says the Lord. Yet you ask, what have we said against you? Napaka-consistent naman ng mga tao sa pagmamangmaangan. You have said, it is futile to serve God. Bali walang maglingkod sa Diyos. Useless. What did we gain by carrying out His requirements and going about like mourners before the Lord Almighty? But now we call the arrogant blessed. Certainly the evildoers prosper and even those who challenge God escape. Alam nyo ang reklamo ng Diyos sa mga tao dito? Sabi nyo, sinisira nyo ang puri ko sa mga pananalita nyo. Maglilingkod kayo sa Diyos pagkatapos ng ilang buwan, ng ilang taon, sasabihin nyo, sayang ang oras ko sa paglilingkod sa Diyos.
Sabi niya ganon. But now, sa verse 15, we call the arrogant blessed. Certainly, the evildoers prosper. And even those who challenge God escape. So, ito yung reklamo ng Diyos. Maglilingkod-lingkod kayo sa akin, at pagkatapos ng ilang taon, sasabihin nyo, uy, mabuti pa yung kaibigan ko. Sabi ng Diyos, yan ang ginagawa ninyo. You have said harsh things against me. Sabi niya sa verse 13. Sinasabi ninyo na walang kwentang maglingkod sa akin, walang ganansya. Sinasabi ninyo na mabuti pa sa iba dala ko naglingkod. God hates it when people imply that serving Him is a waste of time and that serving Him is useless because God is unjust. May tamang kaparosahan, isang mariing hampas na naghihintay sa mga taong ganyan ang salitang lumalabas sa kanilang bibig. So what are the challenges before us? Listen to God's complaints about His people. Because, church, listen, God could be complaining about you. Baka ako, baka kayo, baka tayo na ang pinag-uusapan ngayon. Could you be belittling God's love? Baka maaring tayo na yung nagmamaliit sa pag-ibig ng Diyos. Could we be despising, ignoring, and trivializing God's love? Important. Pinamaliit na ba natin ang pag-ibig ng Diyos? Nasaan ang pag-ibig ng Diyos? Ba't di ko makita? Nasaan ang blessing niya? Ba't di ko makita? Minamaliit natin, araw-araw humihinga ka, araw-araw kumakain ka, araw-araw nakakapagpahinga ka. Tapos sasabihin mo, nasaan ang pag-ibig ng Diyos? Could we be giving God low-quality offerings? Isa kaya tayo na magpe-pledge pagkatapos hindi tutuparin ang pledge? Tatalikuran ng sinumpaan at ipinangako? 2 Samuel 24, 22-24, ito po si David, gusto niya mag-offering sa Diyos. Ngayon, bumibili siya ng mga hayop at mga offering kay Arauna. Si Arauna ayaw magpabayad. Ano pong nangyari? Arauna said to David, "Let my lord the king take whatever pleases him and offer it up. Here are oxen for the burnt offering, and here are threshing sledges and ox yokes for the wood." O king, Arauna gives all this to the king. Arauna also said to him, "May the Lord your God accept you." But the king replied to Arauna, "No, I insist on paying for it. I will not sacrifice to the Lord my God burnt offerings that cost me nothing." Sabi ni Arauna, marami naman po akong hayop. Sige, piliin nyo na, kunin nyo na lahat ng gusto nyo. Pati panggatong, heto sa inyo na. Mag-offering po kayo at nawa, maging katanggap-tanggap sa Diyos. Huwag na po kayo magbayad. Hari naman kayo eh. Sige na. Sabi ni David, no. Ano? Maghahandog ako sa Diyos ng tiway? Maghahandog pa daw ako sa Diyos yung pala kinuha ko lang sa inyo ng libre? Sabi niya, hindi ako maghahandog ng anumang bagay na hindi ko binayaran ng malaki. Kung maghahandog ako, yung may halaga, yung nung tanggalin ko sa bulsa ko ay aray ang sakit, nagbayad ako, damdam na ramdam ko ang aking pag-o-offer, hindi yung parang nihimdi man lang nagulo ang akin sa lansan. Anong klaseng offering yon? Nakita niyo po ang Panginoon nung nag-offer, buhay niya ang in-offer. Ramdam na ramdam. Tapos ikaw yung hindi mo man lang naramdaman, hindi mo man lang ininda, walang kwentang offering. Sabi ni David, "I will not sacrifice to the Lord my God burnt offerings that cost me nothing." Numbers 18:29, "You must present as the Lord's portion the best and holiest part of everything given to you." Kaya ang ibinibigay pong handog na hayop sa Panginoon, yung panganay eh. Ewan ko nga ba yung mga panganay, nakuha na yata lahat ang bitamina ng nanay. Kaya kadalasan yung mga panganay, malalakas ang katawan eh. Ngayon, yun ang ino-offer sa Lord, mga panganay. No? The best, sabi niya, "You must present as the Lord's portion the best and holiest part." What is the best and holiest part of you? That is what you offer to God. Hindi yung halimbawa eh, ikaw ay pianista, ikaw ay violinista, ikaw ay singer, ikaw ay instrumentalist. Pag nalang may panahon ka, tsaka ka maglilingkod. Dahil ang priority mo, iba eh.
Tira-tirahan na lang yung sa Diyos. Kung may panahon ka, kung may barya ka, pwede. So, the best and the holiest part, that is what you have to give to God. Hindi yung whenever I can, whenever I'm free, whenever pwede ako, tsaka lang. Maghanda-handa ka ng palo ng Diyos. Pag ganyan ang attitude mo sa Kanya, lalo't alam na alam mong ginagawa mo, hindi ka naman inosente, alam na alam mong ginagawa mo, magbabayad ka. Dahil hindi mo pwedeng linlangin ng Diyos. Could we be failing to honor God with excellence? Because not to give God what is excellent is to really dishonor God. Alam mo, pwede mo pang gandahan, tapos yun na lang. Pwede mo pang dagdagan, tapos yun na lang. Ano palagay mo sa Diyos? Ganun na lang. 2 Timothy 2:15, do your best to present yourself to God as one approved. A workman who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. So always do your best. Could you be committing marital abuses? Mga ginang, baka binubugbog ninyo ang inyong mga ginoo. Mga ginoo, baka kayo nagtataksil sa inyong mga ginang. Physical abuse, verbal abuse, psychological abuse. Could you be neglecting and cheating on your spouse? God knows. Ano pong kabilin-bilinan sa Proverbs 5:15-18 sa mag-asawa? Drink water from your own cistern, running water from your own well. Sabi niya, sa balon mo lang ikaw, kukuha ng iinumin. Should your springs overflow in the streets, your streams of water in public squares? Napakaganda po ng imagery. Dapat ba na bumulwak, lumigwak, tumapon sa kalsada ang mga lumalabas sa iyong balon, sa iyong mga bukal? Sabing ganon? No. Let them be yours alone. Never to be shared with strangers. May your fountain be blessed, and may you rejoice in the wife of your youth. Napakalinaw. Sa inyo lamang mag-asawa ang para sa inyo lamang, di kahit kailan dapat may nakikihati. And sabi, rejoice in the wife of your youth, hindi rejoice in the youth of your wife. Ibig sabihin, the wife of your youth, nung bata ka pa, yan ay yung asawa mo, kahit tumanda na siya at nagmukhang matanda na, eh ikaw din naman. So kailangan mahal na mahal mo pa rin siya. Hindi ang mahal mo lang yung kabataan niya, na pag hindi na siya bata, naghahanap ka na ng ibang bata. Sabi, rejoice in the wife of your youth. Can you imagine how much God sanctifies and values marriage? Sabi niya, pangatawan na ninyo ang inyong mga sumpa. At kung sakaling nagkaroon ng mga pagkakamali, ihingi ng tawad, ituwid, at huwag nang gagawin pang muli. Could you be complaining about your ministry and service to God? Numbers 11:1. Now the people complained about their hardships in the hearing of the Lord. And when He heard them, His anger was aroused. Then fire from the Lord burned among them and consumed some of the outskirts of the camp. Karareklamo ng tao, nagpaulan ng apoy ang Diyos. Ayaw na ayaw niyang naririnig yan. Could you be stealing from God? Could any one of us be unfaithful in tithing? Alam niyo, ang mga anak ng Diyos, kung faithful lang sa tithing, ang daming magagawang misyon, ang daming magagawang project kung hindi ninanakawan ng mga anak ng Diyos ang sarili nilang Diyos. Luke 20:25, ang sabi ng Panginoon, give to Caesar what is Caesar's, and to God what is God's. Could anybody be slandering God, bad-mouthing God? Job 2:9-10, nung si Job po ay namatay ang mga anak, nawala ang mga negosyo, nagkaroon ng sakit sa kanyang katawan, his wife said to him, are you still holding on to your integrity? Curse God and die. He replied, you are talking like a foolish woman. Shall we accept good from God and not trouble? In all this, God did not sin in what he said. Job, rather, did not sin in what he said.
Ang tatanggapin lang ba natin sa Diyos yung gusto natin, nung binibigay niya lahat ng gusto natin, eh, gustong-gusto natin siya, tapos ngayon, hindi natin gusto yung ibinibigay, ayaw na natin sa Kanya, ganun lang ba ang relasyon natin sa Diyos? So, don't talk like a foolish woman. Mga kapatid, nakita po natin yung mga reklamo ng Diyos laban sa mga tao. Many times we can be so unfair to God. God who gave us life, then God who gave His life for our salvation, para mailigtas tayo sa mga sarili naman nating mga kamalian at mga kasalanan. Tapos maglilingkod ka ng konti, may reklamo ka pa. Maiingit ka pa sa mga hindi naglingkod sa Diyos. Napakamali. Pagkatas na nakawan pa natin ng Diyos, 10% na lang nga yung tithe, dinadaya pa. Yung 90 na nga, atin na. May dadaya pa. Lahat yan alam ng Diyos. At sabi niya, kaya marami sa inyo, may pataw na sumpa, mabigat ang buhay niyo. Kahit anong gawin niyo, hindi kayo umasenso. Hirap na hirap kayo kasi di kayo matapat. Siyasatin natin na ating sarili, Panginoong Diyos. Tunay ang salitang may makapangyarihan. Nawa, Lord, may you accomplish the purpose for which you have gathered us today to hear your words through the prophet Malachi. Alam namin, Panginoon, ang salita mo hindi nagbabago noon man hanggang ngayon. And you, Lord Jesus, said that you have not come to abolish the law and the prophets, but to accomplish until everything happens. So alam namin, Panginoon, yung mga utos nyo noon, utos nyo pa rin ngayon. Hindi nagbabago ang inyong salita. Kaya turuan nyo kami, Panginoon, pahalagahan ang mga bagay-bagay na muli naming natunghayan sa sandaling ito. Makita namin ang aming sarili kung kami ba ay may mga ugali, mga sinasabi na hindi nakakalugod sa inyo. Kung yun po bang mga reklamo ninyo laban sa bayan ng Israel noon, ay reklamo nyo rin laban sa amin ngayon. Ituro nyo po sa amin ang tunay naming kalagayan. Ituro nyo sa amin, Panginoong, dapat namin gawin. Nais namin, Panginoong, kayo ay mabigyan ng kaluguran. Nais namin, Panginoon, na madidinig mo sa aming labi ay mga salitang ikinalulugod nyo. Ituro mo sa amin na aming mga tamang ginagawa para lalo pa namin pag-ibayuhin ang paggawa nito. At ituro mo rin ang mga mali naming ginagawa. Nang dali-dali namin itong talikuran, ihingi ng tawad sa iyo at baguhin. Mga kapatid, magbulay-bulay tayo panandali. Napakainam na manahimik upang madinig natin ang tinig ng Diyos. Kung meron sa ating kinakausap ng Diyos, huwag tayong magmatigas. Magpakumbaba tayo, lambutan ang puso. Sapagkat ang Diyos, sabi niya, return to me and I will return to you. Kung meron sa atin na anumang pagsisikap ang ginagawa natin, parang di magtagumpay, hirap at hirap, kabiguan at kabiguan, siyasatin natin ang ating buhay. Maaring tayo'y nasa isang maling lugar na kahit kailan hindi tatamaan ang grasya ng Diyos, na dapat nating ilipat ang ating sarili sa tamang daan kung saan laging dumadaan ang pagpapala ng Diyos at nang tayo ay mapagpala rin. Magbulay-bulay panandali, yumuko sa presensya ng Diyos, pakinggan ang tinig ng Espiritu.